tatlong mahusay na paraan upang pilitin ang sarili na maging mas nagpapasalamat. Gusto mo bang maging masaya? Ano ang feeling mo kapag may nagpapasalamat sa iyong ginawa? Nagpapasalamat ka ba? Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat sa pagbisita mo sa aming channel. Kung first time mo pa sa aming channel, pakiclick mo lang ang subscribe button sa ibaba at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa aming mga video. At maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming channel. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna tayo, mga kaibigan. Bullseye TV, Ihaw PH, Nanny's World by Chubby, Bisaya Pay Imo. Suportahan natin ang YouTube channel nila. Maraming salamat po. Intro muna tayo. Sa pagkatapos ng araw, bago mo isira ang iyong mga mata, huminga ng malalim, pahalagaan kung nasaan ka, at magpasalamat sa kung anong mayroon ka. Maganda ang buhay. Karamihan sa atin ay may kamangha-manghang mga pamilya, kaibigan, at iba pang mga mahal sa buhay na nagmahal din sa atin. Alamin na pahalagaan kung ano ang isang regalo na iyon. Karamihan sa atin ay may mga mabuting kalusugan na isa pang regalo. Karamihan sa atin ay may mga mata na kung saan tatamasin natin ang mga kamanghamanghang mga sunset at kalikasan at kagandahan sa buong paligid natin. Karamihan sa atin ay may mga tainga na kung saan tamasin natin ang musika, isa sa mga pinakadakilang regalo sa atin ng Diyos. Hindi natin maaring magkaroon ng lahat ng mga bagay na ito dahil wala tayong lahat. Ngunit tiyak na marami tayong dapat pasalamatan. Sa ngayon, alam na natin ito at nakalimutan pa natin. Nangyayari ito sa ating lahat. Ang science ng pasasalamat at kaligayahan. Bilang mga tao, kapag hindi tayo nagpapasalamat sa kung ano ang mayroon tayo, hindi natin kayang maging masaya. Totoo yan. Ito ay hindi lamang ilang cliché ng pagpapabuti sa sarili. Napatunayan ito sa sinsya. Halimbawa, ang mga manaliksik sa maraming mga positibong pag-aaral sa psikolohiya ay naghati ng mga kalahok sa pag-aaral sa dalawang grupo at inutusan ng isang pangkat ng mga kalahok sa pag-aaral na magmuni-muni sa mga maliit na bagay na kanilang pinapasalamatan sa pagkatapos ng bawat araw. Habang ang ibang grupo ay nagpapatuloy lamang sa kanilang normal na gawain. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang linggo, ang parehong mga grupo ay nakapanayam at malinaw na ang unang pangkat o grupo ay nasisiyahan sa mas malaking kasiyahan sa buhay kaysa isang grupo sa panahong iyon. Bakit nangyari ito? Ang pinakasimpleng paliwanag ay ang pagpilit sa ating sarili na tumuon sa mga kaisipan at kilos na may kaugnayan sa pagpasalamat. Anuman ang mga pangyayari, ay tumutulong sa ating utak na magkaroon ng positibong emosyon. Sa isang kilalang pag-aaral, hiniling ng mga manaliksik ang mga kalahok na ngumiti ng malakas habang iniisip ang isang bagay na tiyak na kanilang pinapasalamatan. Natagpuan nila na ito ay patuloy na pinukaw ng aktibidad sa kaisipan na nauugnay sa positibong damdamin at emosyon. The bottom line para sa karamihan sa atin ay medyo malinaw.
kapag pinipilit natin ang ating sarili na magpasalamat sa pamamagitan ng paggawa ng pasasalamat bilang isang bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain, talagang mas masaya tayo. Paano pilitin ang iyong sarili na maging mas nagpapasalamat? Sa huli, ang lihim na pagiging nagpapasalamat ay walang lihim. Pinili mong magpasalamat. Pagkatapos mong gawin ito ng paulit-ulit. Kung nakalimutan mo, magsimula ulit. Mayroon gayon paman, tatlong tiyak na mga diskarte sa pagpasalamat. Literal na nakita namin ang mga estratehiyang ito ay gumagawa ng mga kamanghamanghang para sa mga tao sa nakaraang dekada. I encourage you na ipatutupad ang mga ito unti-unti ng paisa-isa sa iyong buhay. Number 1, magsagawa ng isang pribadong pasasalamat sa gabi. Narito ang sobrang simpleng 5 minuto ritual ng pagpasalamat sa gabi. Tuwing gabi, bago ka matulog, isulat ang 3 bagay na napunta ng maayos sa araw at ang kanilang mga sanhi. Magkaloob lamang ng isang maikling sanhi na paliwanag para sa bawat mabuting bagay. Gumugugol tayo ng libu-libong dolyar sa mga mahaling elektroniko, malaking bahay, magarbong mga kutsi, at maluwang na bakasyon na umaasa sa isang kaligayahan. Ito ay isang simple, libreng alternatibo at gumagana ito. Kung sisimulan mo ang ritual na ito ngayong gabi, maaari mo ring balik-balikan ng maraming taon mula ngayon ang araw na nagbago ang iyong buong buhay. Number 2, magsanay sa pagpasalamat sa publiko. Bagaman nagmula ang pagpasalamat sa loob, ang pagpahayag ng pasasalamat sa publiko ay mahalaga din. In his best-selling book, Authentic Happiness, ang kilalang positibong psychologist na si Martin Seligman ay nagbibigay ng ilang mga praktikal na mungkahi kung paano ito gagawin. Inirekomenda niya na isagawa natin ang pagsasanay sa pagpahayag ng pasasalamat sa mga liham, sa mga kaibigan, pamilya, katrabaho, at iba pang mga taong nakikipag-ugnayan tayo sa ating komunidad. Pangatlo, pagsasanay na sumasalamin sa mga maliit na bagay na pinapasalamatan mo. Medyo madaling tandaan na magpasalamat sa mga malaki at malinaw na mga bagay na nangyari. Isang bagong karagdagan sa pamilya, isang mahusay na promosyon sa trabaho, isang pambihirang tagumpay sa negosyo at iba pa. Ngunit ang mga masasayang tao ay nakahanap ng mga paraan upang magpasalamat din sa maliit na bagay. Pasasalamatan mo ang mga bagay na nangyari sa buhay mo na nakalista sa iba pa. Tingnan natin. Ikaw ay buhay. Hindi ka natutulog na gutom kagabi. Hindi ka natulog sa labas. Napili mo kung anong damit ang isusuot mo kaninang umaga. Hindi ka gumugol ng 1 minuto sa takot para sa iyong buhay. May kilala kang nagmamahal sa iyo. Mayroon kang access sa malinis na inuming tubig. May access ka sa pangangalagang medikal. Mayroon kang access sa internet, wifi at iba pa. Marunong kang magbasa o nakakabasa kayo. Maging matapat. Kailan ang huling oras na nagpasasalamat ka na buhay kayo? O matutulog na busog? Lalo na isipin ang lahat ng mga maliit na bagay na naranasan mo. Ang amoy ng isang lutong pagkain sa bahay. Masarap. Naririnig ang iyong paboritong kanta tulad ng manok na pula. Nakakita ka ng isang kamanghamanghang paglubog ng araw.
at marami pang iba. Bigyang pansin at magpasalamat. Truly, the richest human is not the one who has the most, but the one who needs less. Ang kayamanan ay isang mindset. Want less and appreciate more today. And remember, the best time to focus on being grateful is when you don't feel like it. Sapagkat iyon, ang paggawa nito ay maaring gumawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Tulad ng sa akin, inaayos ko ang video na ito para magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagtingin sa video na ito at pagbisita sa aming channel. Thank you for being a subscriber in my channel. Kung hindi ka pa subscriber, mag-click sa subscribe button sa ibaba. At maraming salamat, Alamin. Kami ay tunay na nagpasasalamat na narito ka. It's your turn. Sige, ikaw na. Sa ngayon, pag-ibig ko sa iyo na sumasalamin sa number 3 sa itaas. Ano ang isang maliit na tunay na pinasasalamatan na kung minsan nakalimutan mong pinahalagahan? Do you have any other thoughts on gratitude to share? Gusto naming marinig mula sa iyo. Please leave a comment below. Maraming salamat po. Bye-bye!